Hello, good afternoon. Welcome back. I'm going to cook again. I'll be cooking a fish sauce. Prepariamo un sugo al pesce. Questa volta è in bianco. In bianco. White fish sauce ang gagawin ko ngayon. Pakita ko sa inyo na inigisa ko na yung bawang at sibuyas. May fish fillet ako dito. Ihiwain ko ng maliliit. Iba naman tayo nakakasawa ng puro kamatis na lang ang sauce. Kasi gagawa tayo na uli ng potato. Gnocchi potato pasta. Nagpapakulo ako dito ng patatas. Faccio il sugo in bianco per gli gnocchi, perché mi sono stufata un po' a mangiare. Sempre il pomodoro. Lagyan ko siya ng bawang, sibuyas na puti. Ngayon, itimplahan natin ng vegetable seasoning. Para puti, lagyan natin ito. Creamy, ano ito?
Parang nasal cream kung sa atin dyan sa Pilipinas. Pana na kusina ang tawag dito. Yan natin ang parsley. Kadamihan natin kasi yan ang magbibigay ng masarap na amoy. Wala pala tayong bukas na white wine. Okay lang. Gawin natin lahat dyan, 200 milligram. Sa apat na filet, fish filet. Kaya muna natin mag-creamy. Malapit na to. Thank you.
Tapos ito, depende na lang sa taste nyo kung gusto nyo lagyan ng parmesan cheese o hindi na. Para sa akin, kasi creamy na siyang masyado. Hindi ko na lalagyan. Pero choices niya yan. Sarap. Ngayon kasi hindi pa natin nagagawa itong gnocchi pasta, potato pasta. Patayin muna natin ito. Maghintay siya mamaya. Okay. Hintay siya mamaya. Ngayon ang gagawin natin habang hindi pa na natatapos, naluluto. Che-check ko itong burger bun ko. Medyo tumubo na siya. Ngayon, tuloy natin yung aking pamamlansya. Minsan ko ilalagay yung aking camera para hindi siya mahulog. Yan ka. Pamamlansya muna tayo ha. Tapusin natin. Pusin natin itong pamamlansya habang hinihintay natin yung ating niluluto. Ito may pambahay lang. Ano lang siya. Dadaanan lang natin ang plancha. Hindi naman maarte yung amo ko eh. Importante sa kanya. Nalabahan. Malinis. Naamoy ko, hindi maganda na maglaba itong washing machine ko. Marami naman ang filter.
ay Roman Castle. May university. Background Roman Castle. Castelli de... Castelli Romani. May aking pijama, napakalaki. Kasi gusto ko maluwag. Na kailangan. Lantrahin yan. Tupil lang naman yan. Pero ang dami kong tutupin mamaya. Nagalit ang amo ko nito, pinaklansya ko yung pambahay niya. Sa akin na nang inilhan ko itong lansya. Na pagkatapos alisin ang tubig. Gaganunin. Para maalis yung paper na natira at hindi magformang bato sa loob. Kaya hindi madaling masira ang lansya. Okay. Ang dami nang nagtsatsaging sa labas ah. Okay.
dami nang nagja-jogging sa labas. Titingnan natin. Yan o. Yan sila nagja-jogging, nagwa-walking. Ako din. Palagay ko mag-walking na rin ako. So, palagay ko mag-walking na rin ako. Sinicheck ko yung mga halaman ko. Okay lang naman. Piniligan ko. Hindi naman tumupo yung rocking mani. Yung okra kong tinanim. Kinain ng insectus. Ito yung aking patatas. Malaki na. Mani, may isang mani dito tumubo. Dito, hindi pa. Okay. Tiyan mo, ang ganda. Pag-walking. Balik tayo sa kusina. Ano yung nangyari sa patatas natin? Natin kung luto na sila para umas na. Luto na. Ayun. Huwag na natin i-off yan. Tabi na lang natin dyan. Sa tayo ng patatas. Ready to. Uy, bakit ayaw mo? Yan. Malamig. Init kaya may tubig akong malamig kasi ito kailangan pampabalatan ng ganyan agad habang mainit pa kasi pag pinalamig mo yan nahihirap ng balatan ayaw to.
Init naman. Papanya muna. Kakahimatayan lang sa init. Pasok. Ito. Yung iba nito, binaboil nila, binalatan na. Hindi ako, hindi ko gusto yun kasi maano ang patatas. Matubig. Nawawala yung lasa ng natural na patatas. Taste lang naman eh. Yung isang kilo ito, titimbangin natin. Yung isang kilong patatas, 300 grams ng flour. Ngayon, nasa inyo na yun kung gusto nyo may itlog. At wala, para sa akin, ngunit na. Buhayin natin na ganyan para lumamig-lamig naman siya na konti. Tapos at saka natin imamash. Wala lang. Wala ko pala siya isang kilo. Okay, huwag nating aabuti ng 300 grams ng halina. Kasi ano lang siya. 800 grams lang siya. Okay. Ating imamasa. Dito na. Ah.
Meron akong pang giling nito eh. Pasa verdura. Kakatamad na eh. Maglilinis pa, maghuhugas pa. Pagkatapos, samantalang ganito. Tuhin na lang, madali na. Maglambot na kasi mainit. Tapos mamasa pa yan eh. Yun, habang mainit pa ito, lalagyan ko ng asin. Hindi ka ugalian ng Pilipinas ang gumawa ng ganito. Dito sa Italy, ito ang main dish nila. Pagka-Webes, katulad ngayon, Webes. Yoki talaga yan. Yan na, laburan natin ng konting asin. Sintay natin na lumumix yun ng konti. At saka natin mamasahin na kasama harina. And susubukan natin na 200 grams ng harina kasi ano lang siya eh. 800 grams lang siya. Ito'y nakahanda na. Ito'y hahanda yan mamaya sa ating hamburger buns. Yan, tumubo na yung ating hamburger buns. Diyan muna natin siya. Nung oras ko pa siyang minasa, 5. Tama nga, 2 hours. Habang hinihintay natin itong lumamig, usahan natin ng konti itong hamburger buns. Wow! Yan na! Ganda ng resulta nila.
siya uli. Patubuin natin uli. In another 1 hour. Tamang-tama tapos na yung ating gnocchi. Siya naman ang asikasuhin. Ayan mo na yan dyan. Lilipat natin dito sa kahoy para mas mabilis ang pag. Paglamig. Mainit pa naman. Madurog pa siya. Kung merong ibang tao na hindi marunong mahilig sa pagluluto, nai-stress sila pag nagluluto. Ako itong pang stress reliever ko, lalo na ngayon naka-quarantine. Ang ginawa ko di magluto. Kailangan ko na yata masahan ko mas malaki. Kalatod pa ulit natin. Medyo mainit-init pa. Kasi pagka mainit pa, matatala na rin yan. Kaya lang, mas marami siyang kakaining harina. Pagka mainit-init pa. Ganda nitong patatas na to. Ito yung tinatawag na patatas ditong biterbo. Ito yung gustong-gusto ng amo ko. Bumibili ako, namamalingki ako. Ito yung sinasabi niya sa akin pag may bili ako ng patatas. Piliin mo yung biterbo. Ay, amo ko. Okay, pwede na to. Lagyan na natin ang harina.
hindi nila alam kung namatay dahil sa sakit niya o kaya kasi komplikasyon, pero ipalagay ko namatay siya dahil sa COVID. May napulihan siya sa palagay ko. Kasi noong hindi pa siya nagka-infection sa pulmonya, sa baga, walang problema. Kahit naka-bedridden na sana siya, ayos lang. Hindi na nalalaman kung nakasama pa siya doon sa namatay sa COVID o hindi, kasi hindi pa naka-declare dito yun sa Italia na ang virus ay presente na sa nasyon. After 1 week yata namatay ang amo ko at saka nila na ano na marami nang minahawaan, marami nang positibo. So, yun lang. Hindi nila maintindihan sa ospital kung bakit. Kung anong cause ng infection niya. Nga matanda, maraming pathology eh hindi na pala eh nasikaso na i-test